Hi everyone! Welcome back again to another episode of Learning. For today's video, pag-aaralan natin kung paano kunin ang value ng special limits involving the expression sine t over t, e raised to t minus 1 over t, and 1 minus cosine t over t, wherein t is a function of x. So bakit natin siya tinawag na special limits? Kasi nga, kapag ginamit natin ang direct substitution para kunin ang kanilang limits, ang sagot ay 0 over 0 or indeterminate. Pero kapag ginamit natin ang table of values para i-evaluate ang kanilang limits, ito ang mga magiging sagot. So meron tayong limit of sine x over x as x approaches 0 is equal to 1, limit of e raised to x minus 1 over x as x approaches 0 is equal to 1, and limit of 1 minus cosine x over x as x approaches 0 is equal to 0. Okay, ulitin ko, kapag ginamit natin ang direct substitution, ang magiging sagot ay 0 over 0 or indeterminate. Okay, so pero kapag ginamit natin yung table of values para kunin ang limits, hayan ang ating magiging sagot. So yun ang dahilan kung bakit sila tinawag na special limits. Okay, so i-emphasize ko rin dito ang iba pang mga sumusunod nilang properties. Okay, so limit of x over sine x as x approaches 0 is equal to 1. Ano nangyari rito? Kapag binaligtad natin sila, still ang sagot ay 1. Bakit? Dahil ang x over sine x ay pwede nating i-rewrite as 1 over sine x over x. Okay, next, limit of sine 2x over 2x as x approaches 0 is equal to 1. Okay, kailangan pareho yung argument at saka yung denominator kasi nga narito siya. Okay, so wherein t here is a function of x. Okay, katulad din siya nito, limit of sine quantity x plus 1 over x plus 1 as x approaches negative 1 is equal to 1. So when you substitute negative 1 dito, kapag ginamit natin ang direct substitution, ang sagot ay 0 over 0 or indeterminate. Okay, pero ang sagot niya talaga ay 1. Okay, next, ganun din dito. Kapag binaligtad natin yung e raised to x minus 1 over x into x over e raised to x minus 1, ang sagot pa rin ng limit ng function na to ay equal to 1. Kasi pwede rin natin siyang i-rewrite as 1 over e raised to x minus 1 over x. Okay, so pareho sila nitong 1 over sine x over x. Okay, next. Kapag pareho ang exponent at argument, katulad nga kanina, e raised to t minus 1 over t, wherein t is a function of x. Okay, so x approaches 0 is equal to 1. Katulad din ito, e raised to x minus 1 minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 is equal to 1. Okay, so ganun din dito sa ating cosine function, kaso ang equivalent niya ay 0. So limit of 1 minus cosine x over x as x approaches 0 equals 0. So kapag ginawa natin 3x yung argument at denominator ay 3x, still equal to 0 siya. At kapag ginawa natin x plus 2 yung argument at denominator pa rin ay x plus 2, as x approaches negative 2 is equal to 0 pa rin siya. Ang unang step sa pag-solve ng kahit anong limits ay gamitan natin siya ng direct substitution para malaman natin kung siya ay indeterminate. Pero dahil specific naman yung ating lesson, which is all about special limits, ang binigay kong examples dito ay indeterminate of type 0 over 0. So kaya i-skip na natin yung step 1. Okay, so kapag magsasolve kayo ng iba't ibang uri ng limit ng function, kailangan na-check nyo muna kung siya ay indeterminate of type 0 over 0 by direct substitution. Okay, so let's go with the first example. Limit of sine 5x over 2x as x approaches 0 is equal to what value? Okay, so kung mapapansin natin, magkaiba yung argument at saka denominator. Ang target natin dito sa example na ito ay kailangan maging pareho ang argument at saka denominator. So ang imamanipulate natin dito ay denominator para maging kapareho siya ng argument, which is 5x. So anong dapat nating i-multiply sa 2x para maging 5x siya? Okay, so ang dapat nating i-multiply sa kanya ay, so magiging limit of sine 5x over 2x as x approaches 0, itatimes natin siya sa 5 over 2. Ganun din ang numerator. Okay, kasi nga, kung ano minultiply mo sa denominator, ganun din i-multiply mo sa numerator. So, cancel yung 2 rito, kaya ang mangyayari dyan ay limit of 5 over 2 sine 5x
over 5x. Okay, so magiging, labas natin yung 5 over 2. Okay, so magiging 5 over 2 limit of sine 5x over 5x as x approaches 0. Okay, so kung mapapansin mo, ito ay equivalent na sa 1. So, ang magiging sagot na natin dito ay 5 over 2. Okay? So, next example, limit of e raised to 3x minus 1 all over 4x as x approaches 0 is equal to. So, katulad ng unang example, kailangan ipareho natin ang denominator sa exponent na 3x. Okay, so para mangyari iyon, i-multiply natin ang numerator at denominator by 3 over 4. So magiging limit of e raised to 3x minus 1 over 4x as x approaches 0, ita times natin siya sa 3 over 4. Ganun din ang numerator. So magiging equal siya sa limit of 3 over 4 e raised to 3x minus 1 over 3x na ito kasi cancel yung 4 as x approaches 0 is equal to, ilalabas natin yung 3/4. So 3/4 limit of e raised to 3x minus 1 over 3x is equal to, okay, so dito equivalent as x approaches 0, equivalent na itong part na ito sa 1. So 3/4 times 1 is equal to 3 over 4. So kung mapapansin ninyo, kung ano ang na-multiply natin sa numerator at denominator, yun na yung kanyang nagiging sagot. Ano kaya rito sa example number 3? So katulad ng examples 1 and 2, kailangan maging pareho yung argument na 2x sa denominator. So paano natin gagawin yun? I-multiply natin ang denominator dito by 1/2. Ganun din ang numerator. So magiging limit of 1 minus cos 2x over 4x as x approaches 0, ita times natin siya sa 1/2. Para yung 4x ay magiging 2x. So ganun din ang numerator is equal to magiging limit of 1/2 times the quantity 1 minus cos 2x over 2x na lang as x approaches 0 is equal to, ilalabas natin yung 1/2. So 1/2 limit of 1 minus cosine 2x over 2x. So itong limit of 1 minus cos 2x over 2x as x approaches 0 ay equivalent na sa 0. Tapos i-multiply natin siya dito sa 1/2. So ang sagot pa rin dyan ay 0. Let's have the next set of examples. Number 1, limit of sine 5x over sine 3x as x approaches 0 is equal to what value? Okay, so iba na yung ating given kanina, or naiba na yung ating given ngayon as compared to kanina. Okay, ang target natin ngayon dito ay magkaroon tayo ng kapartner yung sine 5x na denominator, which is 5x. Ganun din ang sine 3x, kailangan magkaroon siya ng kapartner sa numerator na 3x. So, paano natin gagawin yon? So, imumultiply natin ang numerator at denominator muna by 5x. Okay, bakit 5x? Para magkaroon ng kapartner yung sine 5x. Okay, at imumultiply din natin ang numerator at denominator by 3x para magkaroon naman ng kapartner yung 3x dun sa numerator. So, ang mangyayari dyan ay limit of, okay, so magiging sine 5x over 5x times, okay, so ito pinagpartner na natin ito, times 3x over sine 3x, okay, times, pinagpartner natin itong dalawa, pinagpartner natin ito at saka ito, ang natira ay 5x over 3x as x approaches 0. Okay? So, siya ay equivalent sa paghiwa-hiwalay na natin sila. So, magiging limit of sine 5x over 5x as x approaches 0 times limit of 3x over sine 3x as x approaches 0 times limit of itong 5x over 3x magiging 5 over 3 as x approaches 0. Okay? So, itong
part na ito ay equivalent na sa 1, ganun din ito, ang natira ay limit of 5 thirds as x approaches 0, which is equivalent to 5 thirds. Okay, so ganun ang mangyayari sa kanya. Kasi itong part na ito equal to 1. Ito rin part na ito equal to 1. Ang natira ay limit of 5 thirds as x approaches 0, which is limit of a constant, which is equal to the constant. Okay, next, limit of e raised to 3x minus 1 over e raised to 7x minus 1 as x approaches 0. So katulad ng ginawa natin dito sa una, kailangan magkaroon ng kapartner itong 3x. So i-multiply natin ang numerator at denominator by 3x. Okay, so kailangan din ng kapartner ng 7x. So 7x over 7x. So ang mangyayari, magiging limit of e raised to 3x minus 1 over 3x. Okay, itong dalawang to. Okay, times 7x over e raised to 7x minus 1. Itong dalawa, pinagpartner. Okay, at ang natira ay itong 3x over 7x as x approaches 0. Okay, and then pag-iwahiwalayin natin yung tatlo. So, magiging limit of e raised to 3x minus 1 over 3x as x approaches 0, which is equal to 1 na ito, times limit of 7x over e raised to 7x minus 1 as x approaches 0, times, cancel itong x, ang natira ay 3 over 7. So, cancel na ito, ito pala ay magiging limit of 3 over 7 as x approaches 0. Okay, which is equal to 3 over 7 na lang, katulad nung nauna. Okay? So, ano ang ating shortcut dito? So, kapag kukunin natin ang limit ng function ng ganitong form, kunin nyo lang itong nasa argument na numerical coefficient. So, ito na agad yung sagot. 5/3. Okay? So, dito naman sa ikalawang example, kinuha lang natin yung numerical coefficient ng exponent. Dinivide natin, so 3 over 7. Okay, so pinakita ko lamang kung paano siya naging equivalent sa 5 thirds at saka 3 over 7. Let's have the next set of examples. This time, naiiba na siya sa unang dalawang examples dahil ang value na ina-approach na rito ng x ay hindi na 0. Okay, so kapag ganito, gagamit na tayo ng factoring technique. Okay, paano yung factoring technique? So, ipa-factor natin yung x squared minus x minus 2. So, magiging limit of sine x plus 1 over i-factor natin ito. So, x minus 2 tsaka x plus 1 as x approaches negative 1. Okay, so magiging, so kung mapapansin natin, merong kapartner na yung sine x plus 1 over x plus 1. Pagsasamahin lang natin iyon. So, limit of sine x plus 1 over x plus 1 times 1 over x minus 2. Hiniwalay ko yung 1 yung x minus 2 rito sa denominator as x approaches negative 1. Okay? So, anong mangyayari sa kanya? Magiging limit of, paghihiwalay natin dalawa. So, sine quantity x plus 1 over x plus 1 as x approaches negative 1. And then, itatimes natin sa limit of 1 over x minus 2 as x approaches negative 1. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito ay equivalent na sa 1. Imumultiply natin sa limit nito kung saan isasubstitute lang natin yung negative 1 dun sa x. So, magiging 1 over negative 1 minus 2 is equal to negative 1 over 3. Okay? So, this is the final answer. Next, sa ikalawang example naman, ganun din ang method na gagawin natin. So, gagamit din tayo ng factoring technique. Okay, so, magiging limit of e raised to x minus 5 minus 1 over factor nito, magiging x minus 5 times x plus 2 as x approaches 5. Okay, so equivalent siya sa paghihiwalay natin ito. May kapartner yung e raised to x minus 5 minus 1 na x minus 5. So, magiging limit of e raised to x minus 5 minus 1 over x minus 5 times, magiging 1 over x plus 2 as x approaches 5.
And then, paghihiwalayin natin silang dalawa. So, limit of e raised to x minus 5 minus 1 over x minus 5 as x approaches 5 times limit of 1 over x plus 2 as x approaches 5. So, itong part na ito ay equivalent na sa 1. I-multiply natin dito. Gagamitan lang natin to ng direct substitution. So, magiging 1 over 5 plus 2 which is equal to 1 over 7. Ito na ang ating sagot. Let's have the last two examples. Number 1, limit of sine 2x times the quantity 1 minus cos 2x over 4x squared as x approaches 0. So, hindi natin magagamit dito yung previous method. Kaya, iisip tayo ng ibang paraan. Okay, so kung mapapansin natin, yung 4x squared ay equivalent sa 2x times 2x. So, pwede nating paghiwalayin itong sine 2x, di ba itong 4x squared equivalent sa 2x times 2x. So, pwede natin paghiwalayin yung sine 2x at saka yung 1 minus cos 2x over 2x para kapag kapareho sila or meron silang kapartner. So, magiging limit of okay, sine 2x over 2x times 1 minus cosine 2x over 2x as x approaches 0. So, para magkaroon na sila ng kapartner. Okay? So, magiging limit of sine 2x over 2x as x approaches 0 times limit of 1 minus cosine 2x over 2x as x approaches 0. So, itong part na ito ay equal sa 1 at itong part na ito ay equal sa 0. So, ang ibig sabihin, ang sagot natin ay 0. Okay? Next, paano naman yung example number 2? Limit of sine 5x plus e raised to 5x minus 1 all over 5x as x approaches 0. So, ito, paghihiwalayin natin kasi pinagsama lang naman ito ng addition. Okay, so magiging limit of sine 5x over 5x plus e raised to 5x minus 1 over 5x as x approaches 0. Kasi ito, equivalent din naman dito sa unang function. Kaya, ang mangyayari, paghihiwalayin natin, so magiging limit of sine 5x over 5x as x approaches 0 plus limit of e raised to 5x minus 1 over 5x as x approaches 0. So, itong part na ito ay equal sa 1. Itong part na ito ay equal din sa 1. So, 1 plus 1 is equal to 2. Okay? So, may ibang method kung paano masolve ang binigay kong examples mula sa una. And that is by L'Hopital's rule. Kaso, kapag grade 11 pa lamang or nagsisimula pa lamang sa calculus, ang ginagamit talaga ay yung algebraic method.